we are replacing our old battery with a new one. Yung dating Motolite, so magta-try tayo ngayon ng ibang brand. Sa eksaktong 29 months na siya today, na nag-dead na siya, which means hindi na siya ayaw na mapaanda. So talagang hanggang doon na lang yung buhay ng battery. Pero in fairness, supposedly 15 months lang ito according dun sa warranty niya. Itong yung old battery, yung tinanggal dyan, December 2021. So ano na ngayon? May na 2024. So 29 months. So hindi na masama. Binili yung old battery at the price of 62 or 63. Pero itong bago ay medyo mura. Mura siya ng mga about 700. So I've just heard about the reviews. Magandang review sa Amaron. Maganda raw tong battery na to. So tatry natin. And then yung warranty nito ay 17 months yung life niya, lifespan. Pero tingnan natin kung masasurpass niya ba yung dati nating battery na umabot ng 29 months para doon sa expected na 15 to 16 months kasi doon binabase yung warranty. So ang kaibahan lang naman, doon sa dati nating brand, meron silang, sila lang yata yung mayroong 24-hour na hotline where you can call kung meron kang inquiries, may problema. At saka meron yata silang free towing. Tinanong ko itong nag-deliver ng itong battery na to. Parang wala pa daw, wala siyang alam. Pero siyempre magkakaroon niya kasi sikat naman to, sumisikat naman tong battery na to, brand na to. And maraming gumagamit nito ng mga pang heavy duty mga vehicles. So yun, ang kailangan lang naman kapag gumagamit tayo ng sasakyan, nakadepende po ang buhay ng battery dun sa paggamit natin ng tamang paggamit ng mga ilaw, aircon, busina, radio. Yun, especially kapag nag-on ka ng radio, nag-charge ka, naka-switch yung susi, tapos ang masaklap pa doon kapag nag-aircon ka, na which is hindi dapat, hindi ka dapat mag-aircon kasi kapag nag-aircon ka na nakapatay ang makina, kailangan mo siyang i-switch doon sa pang second na level ng switch na turn, madaling-madaling ang battery. That's why hindi ina-advise na mag-aircon kapag hindi umaandar. So mag-aircon ka lang kapag umaandar yung makina. And also kapag may mga ilaw na naka-hazard light ka, tapos hindi umaandar, yun ang ilan ng paghina ng battery. Yun, mga charging, mga cellphone, yan. Pero meron naman kasing mekanisim yung ano na kapag habang nag-discharge siya ng kuryente, nag-charge din naman siya sa pamagitan ng alternator. Mahirap lang pag may sira ang alternator mo, hindi siya nag-charge according dun sa kailangan niyang i-charge. So kailangan maayos yung alternator mo at wise ka rin sa paggamit ng mga kuryente. The good thing about itong model na itong sasakyan ko, hindi siya masyadong maraming accessories kasi hindi naman to top of the line na model, so base model ito, so less ito ng mga madaming accessories na kailangan ng kuryente, so siguro yun din nagpatagal sa battery. Ayun, so subukan natin itong bagong brand Amaron. Maganda naman ang mga review nito. Tingnan natin kung masasurpass niya yung dati nating brand. So ang warranty nito ay 17 months. So tingnan natin kung malalagpasan niya. Abot ang sistema sa mga batteries. Kapag nagka-problema ang battery ng hindi pa tapos ang warranty, pwede lang palitan 'yon. So 'yun, tingnan natin mamaya. Pandalin natin kung hindi ba magkakaroon ng mga issue. So usually kasi nagkakaroon ng mga issue yung mga sasakyan after na magpalit ng battery. So tingnan natin. Narinig ko sa mga kwento-kwento ng iba doon sa aming group page ng mga MUX owner. Yung iba, kapag after nila magpalit ng battery, nagkakaroon ng mga issue doon sa dashboard nila, may mga kung ano nang lumalabas. So tingnan natin kung wala bang lalabas na issue dito. Yung iba na parang nag-check engine or may kung ano ng mga warning. So malalaman natin ngayon. Isolated naman siguro yung issue na yun. So maraming nagpapanik doon, ayaw, nagkakaroon ng ganito, may lumalabas sa check engine.
Pero na-resolve din naman. So, hindi naman lahat nagkakaganon after na mag-part ng battery. So, tingnan natin sa akin. So, ayan. You, ina-under na natin. Wala naman tayo nakitang nag-warning dito. Ayan. So, ang issue naman, yung normally, yung nagde-default yung time, yung radio. Minsan, nawawala yung mga settings ng mga channels. Pero ito sa akin, yung settings ng channels ay intact siya. Yung ano lang, yung oras lang. So, nag-zero siya. So, I think, wala namang issue. So, isolated cases siguro yung mga yun. So, okay na. Bago na yung battery natin. Sana wala na ibang issue.